So hello, what's up mga boss? So yan, welcome sa ating channel, Junay M's. At syempre, for episode na naman natin for today, eto na naman, mag-share na naman tayo ng isa na namang basic works dito sa construction work. Mga bossing, ano pa? At bali sa episode natin na to, magbabahagi tayo kung paano natin ikinakabit itong basic door. Diba? Kung paano siya, kung saan tayo nag-uumpisa ng installation, ano ba yung mga dapat nating malaman, di ba? So, syempre, basic lang yan mga bossing. So, kaya naman dito sa basic na video na to, i-share ko sa inyo yung basic na pagkakabit ng pintuan. So, yan, syempre, bago tayo mag-umpisa dito, mga boss, baka naman pwede nyo i-subscribe yung channel natin, Junay M's. At syempre, makikipalo na rin ng ating Facebook page, Junay M's. Sa gusto mga mag-message sa akin, gusto magtanong, may katanungan about sa construction work, mag-PM lang kayo sa ating page, sumasagot po ako. At sa comment section, sumasagot din po ako. So ayan mga boss, tara. Umpisa na natin ito, huwag natin patagalin. At so ayan, bali ito yung ikakabit natin na pintuan, isang mahogany panel door. So simple lang yung kanyang design. At bali yung design niya is vice versa. Kahit alin yung ibabaw, kahit alin yung ilalim, pwede kasi yung framing niya is the same size. Pero kung makaka-encounter kayo, halimbawa may malapad yung frame, tapos yung sa ibabaw, yung kabila, maliit lang. So lagi yung ilalagay sa ilalim, yung malapad kaysa sa ibabaw. At syempre yung design, syempre kung may mga diukit yan, automatic nasa labas ng pintuan, nasa labas nakaharap yung design, syempre para makita ng tao. And then, eto, so bago tayo mag-umpisang magkabit nitong ating panel door, kinakailangan muna nating may aktwal or makuha yung saktong sukat. Or, sa madalit salita, kinakailangan bago tayo magkabit ng bisagra, bago tayo maglagay ng doorknob, itong pintuan na to, kinakailangan siguradong kasya na dito sa ating hamba. At may sapat na clearance, depende sa pintura, sa finish ng pintura na ating gagawin. Kung yan ba iduduko natin, kung ito ba i-varnish, o kung enamel finish ba. Yan, so kinakailangan sapat yung magiging clearance natin, depende sa magiging finish ng ating pintura. O, so yan mga bossing, so ito, ikakasa ko muna to para malaman natin yung saktong sukat itong pintuan na to bago natin to kabitan ng bisagra. Yan, so bali next na gagawin natin, isisigo ko muna mga bossing itong sa may part ng bibisagrahan. So gusto ko kasi tuwid yung paglalagyan ng mga bisagra natin, no? So yan, nakita nyo meron tayong yun, maliit lang, konti lang mga boss, oh. Ayan, konti lang yung ating kakatamin. So bali hindi na tayo gagamit ng planer ha mga boss. Pag yung ganitong maninipis, katam lang mga bossing. So syempre, sa pagkakatam kinakailangan meron tayong tamang procedure ng pagkakatam. So ayan, panoodin nyo na lang kung paano ako nagkakatam. Ayan, so yun mga boss, okay na yung ating pagkakatam. So kinakailangan lang, make sure lang na pag nagkatam tayo is kinakailangan tuwid. Ayan. At saka pagmamasdan nyo yung haspin ng kahoy. Kasi pag nagkakatam tayo, kinakailangan huwag nating sasalungatin yung haspin ng kahoy. Kasi pag sinalungat natin yung haspin ng kahoy, ang mangyayari yan mga bossing, papangit yung daan ng katam. Parang lubak-lubak siya, no? Bali ngayon dito ngayon sa tagiliran man naman mga bossing, may sisigo tayo na 0.5 cm. So sobra yung pinto, no? So alam nyo kasi mga boss, ito kasi prefab na to. Ibig sabihin, itong hamba namin dumating dito is buo na. And then itong ating pinto, ganun din. So alam nyo kasi mga boss, pag nagbubuo ako ng hamba, halimbawa ako yung magpapabricate ng hamba. Kunyari, ang laki ng pintuan,
ay 80 or 60. Itong hamba, ginagawa ko, pinapasobrahan ko ng 0.5 cm. Kasi, meron pa tayong bisagra, tapos pagkabit natin ng bisagra, aalsa yung kahoy, humihilab yan. No? So, kinakailangan meron tayong 0.5 cm na allowance. So, itong mga pintuan na to, dumating dito, halos wala na silang allowance. So, hindi naman natin pwedeng i-repair kasi kakapusin na. No? So, kahit gusto man natin gawing palakihin yung hamba, hindi na pwede kasi nga, kapus na. So, kaya ang gagawin natin, ang mangyayari sa atin, kapag ganyan, obligado tayong magtabas ng pintuan. So, sa pagtatabas naman, ang ginagamit ko, hindi ko pineplanar yan, mga boss. Circular. Kasi alam nyo kung bakit? Ang daan kasi ng circular is eskwalado. Minsan sa pagsa planer kasi, hindi natin natatansya. Minsan tumatabingi, di ba? So, minsan dito sa harapan, sa may guhit, tuwid, nakuha natin yung guhit. Pero pagdating sa likod, hindi na, baluktot na. So, kaya ang ginagamit ko, yan, circular. Mas maganda yan, mga boss. Itry nyo. Ayun, so yan mga boss, no? So okay na, nakatam na natin itong ating pintuan, nabawasan na natin. And then okay na yung clearance niyan. Ayan, medyo maluwag na siya, no? Oh. So ngayon, next step na gagawin natin, lalagyan natin siya ng bisagra. So basta make sure lang, may allowance tayo sa ilalim, sa ibabaw, at sa mga gilid. Naman, mga bossing, pagdating naman sa pagkakabit natin ng bisagra, so ang ating dami ng bisagra ay nakadepende sa laki at bigat ng pintuan. So for example, meron tayong mga panel door. Panel door, kalimitan, pag 60 lang yung lapad ng pintuan, tatlong piraso kaya na. Pero pag lumapad pa sa 60, 70, 80, 90, 1 meter, apat na yung nilalagay natin hanggang limang piraso. Lalo na yung mabibigat na panel door. So para mas matagal lumundo yung ating pintuan. Or bumagsak, no? Kasi nga, mabigat. So, pag bigat ng pinto, pag dami ng bisagra. And then, ang gagamitin natin bisagra, mga bossing, ay ito. Stainless, ball bearing type. Bali, heavy duty yan. Ang sukat ng bisagra na pwede natin gamitin is 3x3, 3x4, 4x4. Yan yung mga bisagra na pwede natin gamitin. Butterfly type, yung ating gagamitin na bisagra. Or yung ganito. Yan, butterfly type. Pagkatapos, pagdating naman sa mga distance ng ating bisagra, ang ginagawa ko, ito sa part ng ilalim, sumusukat lang ako ng 15 cm from edge. Ayun na yung 15 cm dito sa part na to. Pagkatapos, dito sa ibabaw naman, 10 cm, andun yung ating bisagra. At pagdating naman dito sa natitirang dalawa, ang gagawin ko, pag sa ibabaw, galing naman sa ibabaw, sumusukat ako ng 110 cm. Ito na siya. Pagkatapos, sa 110 cm at between 10 cm na pinaglagay natin ng bisagra, kukunin lang natin yung sentro nito. So, para maganda siyang tingnan. Diba? So, kasi mapapansin ninyo, mga bossing, yung ating bisagra, mas marami. Or makipot lang yung distance pagdating doon sa ibabaw. Kasi ang pintuan natin, ang napupursa dyan is yung parting ibabaw ng pintuan. So, kaya naman pag nagkakabit ako ng bisagra, mas marami akong nilalagay na bisagra sa may parting ibabaw. Kasi itong ilalim, support lang yan. No? So yung bigat talaga ng ating pintuan ay nakasalalay dito sa ibabaw na part. So kapag yan ay kakaunti, halimbawa, for example, tatlong piraso lang yung nilagay natin, ganyan, no? Sa gitna, sinentro natin. Mabilis matatanggal yung mga screw or luluwag. So kinakailangan, pag tatlong piraso, ito, 1/3 part ng pintong kukunin natin, 70 ang pwesto nyan. From edge, kung tatlo lang yung bisagra. Yan. So, ganyan yung magiging pwesto, hindi sa gitna. So, laging lamang palagi yung sa may top part ng pinto or yung ibabaw. Kasi nga, yan yung namumwersa. So, para mas tumagal yung pintuan natin, ganyan yung gawin ninyo. Kung ayaw nyo naman gayahin, it's up to you. Pagkatapos naman, syempre, sa marking ng ating bisagra, so, mamarkingan lang natin yung palibot ng bisagra natin. Kuguhitan natin at kinakailangan itong ating bisagra na to ay nakalubog dito sa kahoy at pantay sa kahoy. So pag kinapa natin ganyan, kinakailangan si bisagra is pantay lang dun sa kahoy. So uukitan natin yung ating bawat
tatamaan ng bisagra. So gamit lang yung pait natin mga boss, no? So someday gagamit tayo ng router. So sana makabili agad tayo ng router, no? So gusto ko kasi yung router Makita or yung Stanley, alin man doon sa dalawa. So para mas mabilis yung pagbibisagra natin pag meron tayong router. So ngayon, pait lang muna tayo at martilyo. Siyempre ito sa mga beginners, no? So sa pagkakasa naman ng ating bisagra, kinakailangan pagkabit natin, halimbawa for example 3x3 maliit, isasagad lang natin, kinakailangan itong bilog na to bunggo lang doon sa kanto. Pag naman malapad yung bisagra nyo, halimbawa 4x4, tapos yung pintuan nyo is hindi naman ganun kalapad, dito nyo lang ipapantay hanggang doon lang. Yan, huwag nyong ilalampas doon, ha? Kasi pag lumampas yan mga boss doon, eh magkakaroon kayo ng problema, no? So pantay lang palagi doon sa kahoy, or kaya naman pag maliit, yan, hanggang dyan lang. Kung saan lang abutin, yun lang yung uukita natin. Yan, at make sure, syempre yung ating pag-uukit naman ng ating bisagra, gagandahan nyo naman mga boss. Huwag naman yung masyadong malaki. So yan, kita nyo, ganyan lang, oh, di ba? Pit na pit yan, no? Halos wala siyang sobra. Ayan, oh, hindi siya maluwag, di ba? Halos sakto-sakto lang. Ayan, ganyan dapat mga boss. Tapos, pantay. Ayan, pagkatapos, iscrew na natin yan. Sa pag-iscrew naman, syempre, gamit kayo ng barena, balahan nyo ng Philip bit, ganito. So, para hindi maging mahirap yung pag-iscrew natin, lalo na kung matitigas yung kahoy. Ngayon naman, kung sobrang tigas ng kahoy, gawin nyo, kuha kayo ng pako, na yung pako na mas maliit dun sa iscrew ang gagamitin ninyo para hindi maluwag yung iscrew. Palubugan nyo muna ng pako, tsaka nyo tanggalin. Pag sobrang tigas or kaya gamit kayo ng drill bit na pangkahoy, bala ng barena, yun yung gamitin ninyo na pambutas muna, no? Basta make sure lang wag mas malaki, kinakailangan mas maliit doon sa screw na gagamitin natin para hindi siya maging maluwag. So para pag na-screw natin niya, mahigpit siya tsaka masikip. Ayan, so pag okay na yung ating bisagra, kabitin natin lahat. So ang gagawin natin, i-actual naman natin yung pagkakasa ng ating pintuan para makita natin yung tamang pwesto ng ating mga bisagra. Yan, actual na. Pagkatapos, syempre sa ilalim, lagyan nyo ng kalso, depende sa clearance na nakaabang doon sa ating pintuan. At siguraduhin nyo lang din yung ibabaw, may clearance din, hindi nasasabit. Ano? So para hindi na tayo magkatam or maghasa. Pag okay na, yan, markingan nyo lang ng lapis yung ating bisagra, ibabaw, ilalim. Yan, pag okay na lahat, namarkingan na, tatanggalin na natin. At pagkatapos, ito, kukuha na naman ulit tayo ng isang pirasong bisagra. Itong isang bisagra na to, i-actual naman natin dyan. Yun, ito yung magiging guide natin. Yan, guguhitan ulit natin yung paikot nyan. Itong bisagra na to, itatama natin doon sa ating marking na naiwan kanina. Yan. So para malaman natin kung hanggang saan yung ating papaitin. Yan, so hanggang doon lang tayo, kaya kailangan na i-actual natin. Kailangan natin ng isang pirasong bisagra para maging pattern. So sa lahat ng ginuhitan natin, ganyan yung gagawin natin. Kinakailangan nakabaon ulit yung ating bisagra. Pantay lang naman sa hamba itong ating bisagra para magkasya yung ating pinto. Purpose, kaya naman binabaon natin, inuukit natin yung bisagra dito sa ating hamba tsaka sa pintuan, ay para mas maging matibay. Hindi agad bumababa yung pinto kasi nakalak siya, no? Nakatukod siya doon sa pinag-ukitan. So parang yun yung pinakalak niya, hindi agad siya bababa. And okay na, itong ating mga pinait, no? Yung inukit natin na paglalagay ng bisagra. So umpisa natin ikabit itong ating pintuan. Yan. So yung tayo, pag nagkakabit tayo ng pinto, pag nag-iisa lang tayo mga boss, yung kalso na ginamit natin doon kanina, gumamit tayo ng bisagra na pang kalso. So yun lang din yung ibabalik natin kalso. Tapos, pag halimbawa, bumababa yung pinto, lalagyan nyo ulit ng pang kalso. Ito, para may taas nyo yung ganon,
para itong pinto, aangat kung sakaling bumababa siya. So, okay na yung ating pintuan, no? So, nakakabit na. Kompleto na yung ating mga screw. And then, okay na siya. Okay na din yung allowance natin. So, pag sinarado natin yan, yan, kinakailangan smooth lang mga bossing. Ayun. So, make sure lang na okay na yung ating mga clearance. And then, pag okay na itong ating pintuan, yan, kapag okay na siya, at pakiramdaman nyo kung hindi na lalaban yung bisagra. So, kaya dapat make sure na okay talaga yung kabit ng ating mga, yan, ng ating mga bisagra. Yan, so, yan, pantay lang dapat sa pinto. Tapos, kinakailangan, hindi siya, eto, hindi siya nakalutang na ganun, or hindi siya nakalubog, kasi minsan ano, lumalaban yung bisagra. Pag, eto, medyo mababaw yung ating puke, tapos ito, malalim, yung lumalaban yan. So, kinakailangan talaga, pantay lang. Yan, so, ngayon, next na gagawin natin mga boss, so ikakabit na natin yung ating lock set. So, yung lock set natin, dito sa ating pintuan, hindi natin pwedeng ikabit yung lock set natin hanggang hindi okay itong ating pintuan. So, yan, para hindi tayo magkaroon ng problema once na ikabit natin itong ating lock set. At so, yan, bali, ito na muna, bago tayo magturo ng ating installation, ng ating mga lock set, papakita ko muna yung gagamitin natin. So, ito yung ating lock set. Yan. Yan yung ating doorknob set. Tapos, ito yung ating mga holso. So, meron ako ditong iba't ibang klase ng holso, mga bossing. Pero, ituturo ko sa inyo. Share ko sa inyo kung alin yung pinaka-the best sa mga holso na ginagamit ko. So, ito, may nakikita tayo. Kita nyo, ganyan ang style niya, no? Yan. Bali, ito. Ang sukat nito, mga boss, ay isang 54mm. Ayan. At saka isang 22mm. So, yung 54 para dito sa doorknob. And then, yung ating 22 para sa ating latch bolt dito. Yan. So, yan. Ito, ganun din ang sukat niya. 22. Ito, 54. Ito, 54, 22. At ito naman yung pinaka-the best na ginagamit ko pang butas ng ating mga lock set. Ganyan yung itsura niyan. Yan. So, kita nyo, gamit na gamit yan, mga bossing. Napakatalas ng ganitong klase ng holso. Yan. Tsaka, ang bilis ibutas. So, yan, ganyan. Yung pinaka-the best na holso na ginagamit ko. Ito, okay din naman yung ganyang klase, pero mas the best pa rin to. Pag install natin itong ating lock set, ito, napaka-basic lang nito, mga boss. Mga boss, alam ng lahat ito, no? So, kaya napaka-basic. Ayan, bali susukat lang tayo ng isang metro galing sa ibaba ng pintuan. Ayan, pwede rin sa flooring kung gusto nyo. 1 meter. Ayan siya, 1 meter. Dati, ang standard natin mga bossing, 90 centimeter lang. So, pantay pusod lang tayo, no? 90 centimeter. Pero, ginagamit na natin yung 1 meter ngayon kasi matataas na ang mga tao sa panahon ngayon. So, kaya ginawa natin yung 1 meter. American standard kasi yung 1 meter. And then, yung 90, Philippine standard. O, search nyo na lang para ano. Pagkatapos, nasukat na natin yung 1 meter, hindi pa dyan nagtatapos. Susukat tayo ng, yan, susukat naman tayo ng 6 centimeter. 6 centimeter mula sa edge ng ating pintuan. At dyan naman natin itatapat itong ating holso. Ayan, nakasentro yan. Nakasentro mga boss yan dun sa ating, ayun. Dun sa ating sinukat na 6 cm at saka itong 1 meter. Nakasentro itong ating pinaka, yung matalas na yan, yung point na yan, no? Yung pointed na ito, yan. Pagkatapos, huwag nyo kalimutan na itong 1 meter, iskwalahan nyo. Iskwalahan nyo papunta dito. Papunta dito sa kabila hanggang makarating dito sa kabilang side ng pintuan. Ang purpose natin para pag nagsukat tayo at nagbutas tayo nung ating dadaanan ng doorknob natin is pantay, hindi siya liliwas, no? So kaya importante yung pag-iiskwala. Tapos eto na siya, sumukat lang din tayo ulit ng 6 cm galing sa edge. Ayun na. And then bubutasin na natin 'yan. So ngayon, pag okay na mga boss itong butas natin, yung ating doorknob at saka yung latch bolt, gawin naman natin, i-actual natin itong latch bolt.
So itong latch bolt kinakailangan, itong plate niya, nakalubog din sa kahoy tapos naka-plus lang. Ito, toto. So kaya makikita ninyo, may ukit yan. So shortcut na tayo, no? And then una natin ilalagay yan, yung ating latch bolt. Bubuoy na natin itong ating lock set. Pagkatapos, susundin natin agad itong ating doorknob. Ito yung ating lock set. So ito mga boss, adjustable yan. May thread yan. Ayan. Pwede nyo i-adjust to, depende sa kapal ng pintuan. Try nyo lang. May makikita kayong kanal doon. So ito, kinakailangan, ito yung itatama nyo doon sa kanal para may shoot nyo siya. Hanapin nyo lang yung kanal. Yan. Yan. So yan, okay na siya mga boss, no? So, testingin nyo muna kung nagpa-function siya. Lock nyo, tapos kung gumagana yung susi. So yan, nagpa-function naman siya, no? So ngayon, next na gagawin natin. Kakasa natin. Ilalagay naman natin itong latch plate doon sa may hamba. So, bali itong latch plate, mga boss, may kasama yung ganito, plastic. So, para matakloban yung pinagpaitan ng kahoy. Pagkatapos, kinakailangan, makuha natin yung saktong position nito na papasukan ng ating latch bolt doon sa may hamba. So, paano natin gagawin yun? I-actual lang natin, mga boss. Bali itong latch bolt natin, lapit tayo. Sasarado natin yung pinto. Yan. Bali itong sentro, itong sentro ng latch bolt na yan, kahit dito sa pinag-iskwalahan natin, yan yung ilalagay natin dun sa hamba. Ilipat lang natin. Yan. Marking na natin. Yan, so bali itong marking natin, ilipat na natin dun sa ating hamba. So ang gagawin naman natin, yan, shortcut na rin tayo. Inukitan ko na yan mga bossing. So na yan na yung saktong position niya. Itong latch plate na to, kinakailangan, makuha natin yung tamang posisyon. So, paano natin nakuha yung posisyon ng latch plate na yan? Ito. Yan. So, kinakailangan sakto yung posisyon yan. Ang gagawin natin, so para makuha natin yung eksaktong posisyon ditong latch plate na to, yan, dapat nakaganyan yan. Lapis. Ito yung ginagamit na, yan. Kung abang tawag dito, plantilla. So, yan, plantilla natin is daliri lang at saka lapis. So itutok lang natin dun sa pinaka-edge nung latch bolt, itong ating lapis. Tapos itong ating daliri, nakatukod sa edge ng pinto. So para malaman natin yung kapal, yung distance nito dun sa edge ng pinto. Pagkatapos, ililipat natin yan dito sa hamba. Yan, mamarkingan natin, guguhitan natin. And then, nakashortcut na tayo. Kita nyo, may pipe na siya. Lagay natin. Make sure lang na sakto na yung lalim nung ginawa nating butas para may pasok natin to. So itong latch plate, kinakailangan pantay lang din sa hamba, naka-plus. So kinakailangan uukitan natin, papaitan natin yung mismong paglalapatan nito, yung paglulubugan. So pero yan, shortcut na, napait ko na. Para mabilis tayo. So ayan mga bossing, okay na. So tetestingin natin yung ating pintuan. So ayan mga boss, okay na siya. So tetestingin natin kung okay na ba yung kabit ng ating lock set. Ayun mga bossing, di ba? Okay na siya. So pagmamasdan nyo rin kung yung pinto ay kumakalog. Yan. So pag kumakalog yung pinto natin mga bossing, ang gagawin natin, napakasimple lang. Dito sa latch plate na yan, meron yung adjustment. Ayun o. So ito para sumikip yung ating latch bolt. Pag kumakalog yung pinto nyo, i-adjust nyo lang yan. Pwede nyo sungkitin yan, gamit kayo ng screw or ng pipe na kakasya dyan. Tapos, i-adjust nyo lang na papunta doon para sumikip yung ating latch bolt para hindi siya kumalog, hindi nakakalog yung pintuan natin. So yan, testingin natin dito sa labas, ilock natin itong ating lock set. So yan, nakalock na siya. Then, sarado tayo, labas tayo. So, kita nyo, dapat smooth lang mga boss, dapat yung ating pagsarado ng pinto. Hindi natin kailangang pwersahin. Ayan, smooth lang yan, di ba?
So, nakalock siya. Susi. Open. Okay. So, yun. Okay na yung ating installation ng ating lock set. So, ganun lang ka-basic mga bossing yung ating installation, no? So, yan mga boss, yung ating ginawang full tutorial video ng ating installation ng ating pintuan, pagkakabit ng bisagra hanggang sa pag-install nitong ating door lock. So, ganyan lang ka-basic mga bossing yung ating ginawa. So, hindi natin pinahirapan yung ating mga sarili, di ba? So, yan, tingnan nyo. Yan, okay na siya. At gaya ng paalala ko, make sure ayos yung clearance natin ng pinto. So, tatanungin nyo yung mga pintor, no? Tatanungin natin yung mga pintor kung okay na ba sa kanila yung ganyang clearance. At kung hindi pa, so pwede nating katamin ulit or hasain itong ating ibang part ng pinto. At so yun mga boss, yung ginawa nating installation, ayan, napanood nyo yung ating video. So, kung nagustuhan nyo yung ginawa nating video ngayong araw na to, ay syempre mga boss, baka naman pwedeng pasubscribe si July Ames dito sa ating YouTube channel. At syempre huwag nyo kalimutan yung ating Facebook page, papalaw na rin. So, para sa iba't ibang diskarte about sa construction work, mga bossing. So, yan. Shoutout sa inyo lahat. At sa Bright Page Center, mga bossing, sa Solid Boysen, shoutout sa inyo lahat.